Magandang umaga muli sa inyong lahat. At I'm so privileged to be back here at CCF Taytay. Ito po ang aking family, dito po ako nag-start. And in fact, nakikita ko ang aking mga D-groups, nandito po sila. Every Tuesday, we regularly do our D-groups here. Kahit pa nga, nandun po kami itinalaga ng ating Panginoon sa CCF Taytay. Now, to start with, handa na ba kayo makinig sa Word of God this morning? Can you please turn to your neighbor? Pakitanong mo siya, handa ka na bang makinig sa salita ng Panginoon? And so, if we are ready, simulan na po natin. Now, ano yung ongoing theme na pinag-aaralan natin? Legit. Anong ibig sabihin ng legit? It is a shortened term for legitimate. And when we say legitimate, tumutukoy po ito sa mga bagay na original, authentic, hindi fake. Kasi alam naman po natin, usong-usong ngayon ang fake. Fake na bag, fake na sapatos, fake na kaibigan, maraming fake. But when we say legit, it refers to the truth. And why is truth important? Because it is the truth that sets us free. And ito pong team na ito, we lifted this up from the book of Matthew chapter 5. At alam naman po natin, we are studying what we call the Beatitudes. At yung pong Beatitudes, for the past 4 weeks, napapansin nyo anong word nagsisimula yung mga Beatitudes? Ano po? Again? Blessed. Okay? So, kuha po siya mula sa word na blessed. Ito po'y kinuha sa original Greek language na makarios, meaning independent of outward circumstances. Ito po'y isang deep joy na hindi nakabase sa mga outward situations, sa mga external situations. Okay? Kahit na anong mangyari sa paligid or sa mga taong nakapaligid sa iyo, yung joy mo hindi apektado because it springs from within at galing po ito sa ating Panginoon. Now, just an illustration. Can you please turn to your neighbor? Bigyan mo po siya ng ngiting bagong sahod. Sige nga. Ayan. Oh, eto naman. Pakitaan mo naman siya nung after just 1 week, ubos ka agad yung sahod. Sige, ipakita mo yung mukha. Nagkaroon ba ng pagkakaiba? Kung nagkaroon ng pagkakaiba, hindi yan makarios. Kasi yung makarios, it is independent of outward circumstances. Ibig sabihin, may pera, wala, may ano man ang sitwasyon sa buhay, still yung joy ay naririyan. At ang tawag po talaga natin doon is legit or true happiness. Now, who among you here yung gustong makaranas ng true happiness? Pakitaas ang kamay. Ayan, we all want that. And more than 2,000 years ago mula itinuro ito ng ating Panginoon, it is very relevant up to today because lahat tayo, we are in search of legit happiness. Kaya lang ang problema natin kung saan-saan natin ito hinahanap. Hinahanap natin sa tao, sa sitwasyon, sa posisyon, sa mga material things. At we are all dismayed sapagkat hindi talaga ito nakakasatisfy sa atin. If we want legit true happiness, matatagpuan lamang natin yan sa ating Panginoong Jesus. And if you will notice, yung four first Beatitudes tumutukoy sa ating relasyon sa Panginoon. However, mula po ngayong araw na ito at yung mga susunod pang Beatitudes na ating pag-aaralan, ito naman ay tumutukoy sa ating relationship with other people. And this morning, we are going to discuss a character trait na napakahalagang mayroon tayo as we relate towards one another. Now, before we start, may ipapakita ako sa inyo mga pictures, okay? At gusto kong malaman kung anong klaseng emotion yung nai-invoke sa inyo ng mga pictures na ito. Ready na po ba kayo? Ready na po ba? Okay, sige, simulan natin. Okay, yan. Okay, next. And then we have this puppy. Tapos yung isang puppy, ayun, naligaw sa loob. And then, bata na natutulog sa kalsada. Bata na biktima ng gyera. Bata na naulila ng nanay. At yung mga batang nasa kalye. Ano pong nararamdaman nyo? Hello? Ano pong nararamdaman nyo? Ha? Awa. Tama po ba? Nakakaramdam po ba kayo ng awa? Yes, because itong mga pictures na ito may kinalaman sa ating topic na pag-uusapan sa umagang ito. Now, yung ating pong verse ay kinuha mula sa Matthew chapter 5, verse 7. Basahin po natin sabay-sabay. Ready, go? For they shall receive mercy. So, ang sinasabi ng ating Panginoon, mapalad ka. True happiness, legit happiness comes from being merciful because you shall receive mercy. But what is mercy? What is the mercy all about? Now, during the time of Jesus, mercy was not a virtue. Uulitin ko,
Doong panahon ng ating Panginoong Hesukristo, yung awa, yung habag, yung being merciful is not a virtue. In fact, it is considered a weakness. If you are merciful, wala yang worth, wala yang value ng ating Panginoon ng panahon ng ating Panginoong Jesus. In fact, it comes with a negative connotation. Look at the prominent characters during the time of Jesus. We have the religious leaders, the Pharisees. Ito ba mga Pharisees, are they merciful? No. In fact, they are harsh. They are very dogmatic, legalistic, at ang pastime habit po nila to judge other people. They are the religious leaders and they are supposed to lead the people para mapalapit sa ating Panginoon, pero lalo silang napapalayo sapagkat mismo mga religious leaders, they are very harsh. Wala silang mercy, wala silang awa. They are not nice to people. Now, sino po yung nanakop sa kanila nung panahon na yon? The Romans. The Romans, are they merciful? Do you think? No. They are very harsh. Para sa kanila, yung mercy is a weakness. In fact, itong mga Romans na ito, sila po yung naka-perfect ng isang style ng execution kung saan unti-unti at dahan-dahan at napakahirap kang pinapatay habang nakabilad ka sa kahihiyan. Ano pong tawag dun sa pagpaparusang yon? Crucifixion. The same thing that they did to our Lord and Savior, Jesus Christ. Napaka-merciless nila. In fact, pag may anak ka na mayroong defect, pilay, bulag, kung ano pa man yan, sa kanila, nung unang panahon, wala silang awa. They can leave their born child sa isang tabi, pwede nilang iwanan hanggang sa mamatay ito. Ganoon sila kawalang habag or kawalan ng awa sa kanilang mga kapwa. How about the Jewish people? Ito po yung mga kalahi ng ating Panginoong Jesus. This Jewish audience na nakikinig sa ating Panginoon, they have been taught eye for an eye, tooth for a tooth, blood for blood. Kapag mayroong gumawa ng mali sa'yo, gawa mo rin ng mali. Kapag mayroong nangagaw sa'yo, agawin mo rin mula sa kanila. Kapag mayroong pumatay, buhay rin ang kabayaran. Ganyan ang kanilang kalakaran, ganyan ang kanilang kaisipan nung unang araw. Kaya't we will discover that mercy, itong bagay na pag-aaralan natin ngayon, mercy is not a popular theme during the time of Jesus. Kaya't when Jesus dropped this phrase, blessed are the merciful, ganun na lang ang pagkabigla ng mga tao sapagkat para sa kanila, mercy is a weakness. Mercy is nothing. It has no value. But when it comes to the kingdom of God, to the perspective of our God, blessed are the merciful. Kaya sa umagang ito, ang pag-aaralan po natin, basahin po natin sabay-sabay. Ready, go? Be full of mercy. Tayo pong lahat ay saglit na yumuko at tayo manalangin. Dakilang Diyos, ikaw ay isang Diyos na puno ng mayamang habag at biyaya. Ito po yung pinamalas mo sa kung paano mo kami tinanggap, kung paano mo kami, Panginoon, inaruga, pinatawad sa kabila ng aming mga pagkakasala. Inaamin po namin, Lord God, that we are not merciful people, Lord God. Many of us, we are harsh towards other people, Lord God. Many of us, we are still judgmental. We are still on the process, Lord God. At marami pa po kaming dapat na lakbayin para maabot po namin yung tinatawag na Christ-likeness. But Father, would you please start today, Lord God, showing us and allowing us to realize, to learn kung ano po ba talaga yung ibig sabihin ng being merciful, Lord God. We empty ourselves ng kung ano pamang mga bagay. We focus our attention fully sa iyo lamang. Kaya't Lord, we pray for you to speak powerfully and effectively in our midst, Father. As we focus our attention, Lord God, tanggalin mo po yung mga any hindrances, anumang abala, Panginoon, sa gayon, magkaroon po tayo ng sweet communication, sweet communion as we listen to you and as you speak in our midst. Lord, we are not gathered here to listen to any man's voice. Yet, Lord, we have faith that you alone are speaking and you are just using your servant to speak in your behalf, Lord God. Speak powerfully, Lord God. Make me a sure footstool nang sa gayon, ikaw lamang at ang iyong salita, Panginoon, ang legit truth, ang maitaas sa aming kalagitnaan. This we ask in Jesus' name, this we pray. And everybody say, Amen. Praise God. So we are talking about merciful. Now, yung merciful, it comes from the Greek word ilimon. Okay? At ang ibig pong sabihin yan, it is what? Love in action. Showing kindness, compassion, and forgiveness. Okay? It is love in action. Yung mercy po ay pagmamahal, awa na ipinapakita mo sa pamamagitan ng iyong pagkilos. When you feel sorry for other people, hindi po yun considered mercy unless
kumilos ka o gumawa ka ng paraan para matulungan mo siya. For example, sino po dito yung mga naawa kanina doon sa mga pictures na pinakita ko? Taas ang kamay. Lahat po tayo. Pero is that mercy already? No. Hindi po yan mercy. Just feeling sorry hanggat wala kang ginagawang concrete step para matulungan mo yung tao. Alam nyo, malalaman natin kung talagang tayo ay merciful. For example, kapag nakakakita tayo ng mga pulubi, naaawa tayo. Tama po ba? Kaya lang, sometimes, it is just feeling sorry for that person. Kasi ano nangyayari? Araw-araw mo makita siya, nawawala yung habag mo. In fact, napapalitan pa ng pagkainis. Eto na naman tong pulubing to, wala nang ginawa araw-araw, kundi mangingi. Diba? Hindi yun mercy. You're just feeling sorry. Even sa FB, minsan may nakikita tayong mga bata na ipinopost, tapos ang daming nakatarak na kung ano-anong aparato. Okay? And sometimes we feel sorry for them. Pero is that mercy? Not yet. Unless mayroong kang ginawang step para matulungan yung batang yon, then that becomes mercy. Now, tatandaan ko yung aming pong kadigroup, yung akin pong best friend ni si Brother Jonathan de Guzman. Dito po siya umatin sa CCF Taytay. Yung kanyang anak nagkaroon ng leukemia. So, dinala po niya sa social media, sa FB yung kalagayan ng kanyang anak, at napakaraming mga kaibigan niya nag-share nung status ng bata, at maraming nakaalam nung kalagayan ng kanyang anak, yung especially yung kanilang struggle sa finances, sa pagpapagamot, sapagkat napakagastos. At alam po ninyo, by God's grace, ang daming mga taong merciful. Ibig ko sabihin, mga tao na hindi niya kilala, mga tao na even na galing pa sa ibang bansa, na talaga namang out of their merciful hearts ay talagang tumulong dito sa batang may leukemia. Okay? Alam po ninyo, nung dumalaw ako last time, sabi ni Brother Joe, merong tumawag sa kanya, coming from Hong Kong. Ang sabi ng babae, sir, hindi tayo magkakilala. Nakita ko lang status ng anak mo at naawa ako. In fact, I am, sabi niya, domestic helper. Hindi ganito kalaki yung ipapadala ko, pero ito po'y tulong ko. That is mercy. Hindi mo kilala yung tao, pero it moves you. Okay? Talagang ipinush ka to make an action, a concrete step para makatulong sa ating kapwa. So, merciful, it is love in action, it is showing kindness, compassion, and forgiveness. And this morning, yung mga words na maririnig nyo about mercy, grace, compassion, kindness, they are all interrelated at may kinalaman ito sa pagiging merciful. But the question is this, why should we be merciful? Kasi ang ating Diyos na lumikha sa atin at nagligtas sa atin, siya po ay isang very merciful God. Basahin natin, Psalm 145 verse 8, ready, go. Slow to get angry and full of love. So God's basic character is that He is merciful. And this morning, we are going to talk a lot about application. Kasi baliwala po na nalaman natin na yung Greek term pala is ilimon. Baliwala yon kung hindi naman natin alam kung paano ito i-apply. So we need to learn how to become merciful. What are the practical steps that we can do para ma-apply natin sa ating mga pang-araw na araw na buhay yung pagiging merciful? But before we go to the application, let me ask you this. Ano po yung favorite nyong fried chicken pagdating sa mga fast foods? Ano pong favorite nyo? Is it Jollibee? McDo? Ano pong favorite po ninyo? Okay, so iba-iba po kayo. May papakita akong picture. Okay, taas po yung kamay kung ito po yung favorite ninyo. Okay? Sino pong may favorite dito? Pakitaas ang kamay. Ayan, ako, favorite ka rin yan. But today, we are not going to talk about KFC, nor are we going to talk about Colonel Bob Sanders. We are just going to use these letters to drive home a point. Kasi itong three letters na ito, dito natin kukunin yung pointers about being merciful. Instead of KFC, we are going to babalik tayo natin ng konti. KCF, and instead of Colonel Bob Sanders, we are going to talk about Jesus Christ. So let's start. Are you ready? Ready na po ba kayo? K stands for what? Kindness. Ano po sa Tagalog ng kindness? Pagiging mabait, mabuti sa ating kapwa. Now, are you kind? Are you kind? Pakitanong mo nga yung katabi mo, mabait ka ba? Mabait ano? Oo, walang katimik-imik, tulog na kasi. Ayan, are we kind? Pero alam nyo mga kapatid, look at this. Sometimes, even our kindness is selfish in nature. Minsan, madalas, maging yung kabaitan natin selfish in nature. Kasi bakit? Ginagawa lamang natin maging mabuti kasi mayroon tayong hinahangad na kapalit. Tama po ba? Bakit ang bait-bait mo sa boss mo? Eh kasi gusto mo ma-promote. Pero ang totoo, hindi ka naman talaga mabait. Nagbabait-baitan ka lang because you want something. Bakit tinutulungan mo yung taong yan?
Kasi nilulubog mo sa utang na loob. Para kapag ikaw naman yung humiling sa kanya, ibenta mo na lang sa akin yung bahay mo, yung lupa mo. Meron ka palang selfish nature. At ganun tayo. Naturally, basically, hindi talaga tayo lubos na mabait. Okay? Kaya pag-aaralan natin, how can we become kind? At sa Old Testament, babalikan po natin yung story ng isang tao na nagpakita ng kindness. Pero, bukod dun sa kanyang story, babalikan natin kung papaano ang Diyos mismo ay naging mabuti sa ating mga buhay. Sino po yung taong tinutukoy ko? I am talking about David. Okay? Bago naging hari si David, sino muna yung haring nakaupo sa trono? It is Saul. At ano pong relasyon itong dalawang ito? They are what? Arch enemies. Magkalaban po sila. Hindi po sa part ni David, pero si King Saul, siya po'y nabubuhay sa inggit at pagkagalit, pagkamuhi kay David. Kung kaya't nagpadala siya ng maraming sundalo para tugisin at para patayin si David. But there's another character in between these two. Sino po? Ang pangalan niya is what? Jonathan. Ano pong relasyon ni King Saul at ni Jonathan? Mag-ama, father and son. Okay? How about Jonathan and David? Ano pong relationship nila? They are BFFs, magkaibigang matalik. Now, listen to this. Okay? Namatay si King Saul at si Jonathan sa digmaan. Pareho silang namatay. Okay? Pero bago namatay, itong mag-amang ito, si David ay nagbigay ng isang pangako sa kanyang kaibigan. Ang sabi niya, kapag ako na ang naging hari, I will show kindness towards your next generation, towards your yung mga saling lahi, yung mga anak, yung mga apo mo. Okay? And it is not a natural thing to do sapagkat magkalaban po sila. Dahil kalaban niya si King Saul, it is natural for him to treat Jonathan and the rest na saling lahi ni King Saul as his enemy. In fact, during those time, it was customary for the victorious king to wipe out, patayin lahat yung miyembro ng pamilya, ng rival family to prevent future revenge. Kaya't nung si David na yung nakaupo sa trono, ang dapat niyang gawin, ipapatay niya lahat yung mga saling lahi ni Saul, ni Jonathan, mga apo, kahit mga baby. Alam niyo kung ba't nila pinapatay? That is to prevent revenge. Kasi yung bata kapag lumaki, pwedeng ito yung magiganti laban sa'yo. Okay? Kaya't customary po yun. Kaya lang, sinunod ba ni David itong custom na ito? Hindi po. Ano pong ginawa ni David? Basahin po natin 2 Samuel verse 9 and Chapter 9, verse 1, ready, go. Then David said, is there yet anyone left of the house of Saul that I may show him what? Kindness for Jonathan's sake. So imbis na paghihiganti, imbis na ipapatay, ipalupig niya yung lahat ng salinlahi, hinanap niya. Naghanap siya ng mga taong sumunod sa lahi ni Saul at para pakitaan niya ng kindness. At sino po yung hinahanap niya? Sabi doon, anyone. Wala pong qualification, anyone, anybody na mula sa saling lahi ni Saul, ni Jonathan, pakikitaan ko ng kindness. What can we learn from this? Yung term na anyone, it means that the kindness was based on a promise. Easily, si David can tell his soldiers na maghanap kayo ng tao na hindi threat sa akin bilang hari. Maghanap kayo ng isang tao na malaki yung respeto sa akin para sunod-sunuran siya sa akin. Pwede siyang magbigay ng qualification sa kung sino ang gusto niyang piliin na pakitaan ng kindness mula sa lahi ni Saul. Pero ang sabi niya, walang qualification. In fact, anyone. And that means the kindness was based on a promise. The same with us. Ang Diyos hindi pumipili ng taong pagpapakitaan niya ng kabutihan. Nababasa niyo po sa Bible, pinapaulan ng Lord sa mga matutuwid maging sa mga makasalanan. Sapagkat ang Diyos ay innately mabuti. God is good. At lahat ng tao ay pinagpapakitaan niya ng kabutihan because it is His character and it is based on His promise that He will love ang lahat po ng tao sa buong mundo. Now, in verse 3, basahin po natin, go. The king said, is there not yet anyone of the house of Saul to whom I may show the kindness of God? And Ziba said to the king, there is still a son of Jonathan who is crippled in both feet. Now, makikita natin dito, bakit si David nakapagpakita ng kindness? Sa kabila na yung taong yon ay kalaban niya, galing sa kalaban niyang lahi. Okay? Ang sabi dyan, because of the kindness of God. It is the main reason why David was able to extend kindness. The same with us. Naturally, hindi naman talaga tayo mabait. Okay? Basically, minsan yung kabaitan natin, may qualification. Mabait ako sa'yo kapag mabait ka sa akin. Pero pag ginawa mo ako na mali, makikita mo yung sungay ko. Di po ba? Ganun tayo minsan? Pero why are we able to show kindness? And in this case, why was
David able to extend kindness? Because David experienced the kindness of God. Naunawaan niya, naranasan niya, napakabuti ng Diyos at mula doon, nag-uumapaw din yung kabutihan niya kahit pa nga mula sa kalabang lahi itong taong ito. Now, ano daw yung katangian ng taong nakita niya na galing sa salinlahi ni Saul? He was what? Crippled. Ano po sa Tagalog ng crippled? Lumpo, pilay. Alam po ninyo, nung unang panahon, yung mga lumpot pilay, they are of no worth. Wala silang value. At kung si Haring David, ito yung ipapakita sa kanya, pwedeng i-dismiss niya na lang yung taong ito eh. Pwede niya sabihin sa mga soldiers, patayin niyo na lang yan. He is not of any worth to my kingdom. Pero ano pong sinasabi sa atin dito? Yung taong yon ay crippled, it means that the kindness of God is based on a promise and not on a performance. Pwede naman maganap si King David na somebody na pwede niyang magamit or maging valuable para sa kanya. Pero ano magiging value sa kanya ng isang taong lumpo? Pero bakit nagpakita pa rin siya ng kindness? Because his kindness is based on his promise and not on a performance. Tayo po, base sa performance ng ibang tao yung kabaitan natin. Yung nga, yung sinasabi ko kanina. And sometimes, tayo mismo, even matagal na tayong Christians, bakit po tayo nadidisappoint sa ating mga sarili? Because we are looking at our performance. Minsan, ang ganda-ganda na ng araw mo, nasunod mo lahat ng kalooban ni Lord, tapos bigla kang may nasabi, and then you become guilty agad-agad. Okay? Nandidismaya ka sa sarili mo, bakit nagawa mo yun, bakit nasabi mo yun? We become so displeased because we are looking at our performance. Instead of looking at your performance, why don't you look at the perfect performance of Jesus Christ in the cross? Okay? Kaya yun po yung sinasabi sa atin. The kindness of God is based on a promise and not on a performance. Okay? Now, in verse 6, sabi po dyan, Mephibosheth, the son of Jonathan, the son of Saul, came to David and fell on his face and prostrated himself. And David said, Mephibosheth, and he said, here is your servant. So, sino po, ano yung pangalan ng lalaki na galing sa lahi ni Saul? Anong pangalan niya? Mephibosheth. Okay? Kung magkakaanak po kayo ng lalaki at sawa na kayo sa mga pangalang typical, Jonathan, David, Saul, bakit hindi niyo pangalan ang Mephibosheth? Para medyo kakaiba naman. Anong ginawa nitong lalaking ito? He was crippled, na tatandaan po natin, lumpo. Anong ginawa niya nung makaharap niya si King David? He fell on his face and prostrated. Ibig sabihin, nagpatira pa. Okay? Lumuhod at nagpatira pa. At ano pong pinapakita sa atin ito? Prostrated means, it is a picture of how we should approach God in full humility. Now, let me ask you this. Are you worthy of God's kindness? Karapat dapat ba kayong tumanggap ng God's mercy? God's kindness? Or the other way around? We are worthy to be punished. Sino po yung nagsasabing, I am worthy to be punished? Taas ang kamay. We are worthy to be punished. Tama po ba? We are all sinners. Okay? Kaya't ano po ang dapat nating pakitungo sa Diyos sa kabila ng ating mga kasalanan ay pinakitaan tayo ng habag at biyaya in full humility, in brokenness, hunger and thirst for righteousness. At tingnan po ninyo, ganyan yung ginawa ni Mephibosheth kay David, and look at what David promised this person. Sabi ni David, David said to him, do not fear, for I will surely show kindness to you. Itong isang tao na enemy niya, isang tao na walang value para sa kanya because he is crippled, ang sabi, ang promise ni David, I will surely show kindness to you for the sake of your father Jonathan and will restore to you all the land of your grandfather Saul. And ito po yung mahalaga, you shall eat at my table regularly. Itong taong ito, inimbitahan ni King David that you will eat regularly at my table. Ano pong kaibahan nito nung inimbitahan siya na, mamayang gabi, pumunta ka sa kaharian at kakain tayo. Anong kaibahan nung isang gabing imbitasyon kumpara dito sa you shall eat at my table regularly? Alam po ninyo, there's a custom during those times that when you eat at one's table, it means you are now a part of the family. Kapag inanyayaan ka ni King David that you eat regularly at his table, meaning hindi ka na niya itinuturing na kaaway, you are no more a threat but you now become a family. At dito po pinapakita yung kindness na isang tao hindi karapat dapat tumanggap. In fact, kaaway mo ito. In fact, wala itong worth or value sa iyo. Pero because of your kindness, ipinakita mo pa rin sa kanya yung tama at maganda. It is a sign of relationship.
And no wonder, in the book of Revelation, ang sabi ni Jesus in Revelation 3:20, basahin natin, ready, go. Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will what? Come in and eat with that person and they with me. The same thing, eating with that person means a personal relationship. Kumakatok ang Diyos sa ating mga puso at kapag pinagbuksan natin siya, sabi niya, papasok ako at hahain akong kasama siya. Hindi po ito simpleng salo-salo lamang. It denotes close relationship. At yun po yung ibinigay na kindness ni David kay Mephibosheth. And this is the same kind na kindness na ipinakita ng Diyos sa atin nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus. We now become a part of His family. Now, how are we going to apply kindness into our daily living? Okay? First, by being patient with people. Who among you here can honestly admit na nag-i-struggle tayo when it comes to patience with other people? Pwedeng pakitaas ang kamay? Mababa ang pasensya pagdating sa ibang tao. Totoo po yan. Ako po, nakataas ang kamay ko. Kanino po dapat tayo maging patient? Sa mga taong weak, sa mga taong walang halaga para sa atin, sa mga taong walang maidudulot na mabuti para sa atin. Look at that. Mephibosheth is weak. Mephibosheth is an enemy. Pero pinakitaan siya ng patience ni King David. Now, let's read in 1 Thessalonians chapter 5, verse 14. Basahin natin, go. We urge you to warn those who are lazy. Encourage those who are timid. Take tender care of those who are weak and be patient with everyone. Now, the thing is this. How can I become patient with somebody who is so irritating? How can I become patient with somebody na talaga namang nakakapundi, nakakaubos ng pasensya? You know what? You need to look behind the external. You need to go deeper. You need to look at their situation. You need to look beyond the surface. You need to look inside their hearts. Kasi kapag tiningnan mo lamang yung panlabas, maiinis ka lamang eh. Pero kapag talagang intently inunawa mo yung pinanggagalingan niya, yung sitwasyon niya, mabubuksan yung puso mo sa kanya. First of all, you will understand his situation. And second thing, you will become more patient with that people. With that person. For example, minsan may mga taong snobbish. Bakit ganito itong taong to? Binabati ko, hindi man lang ngumiti, hindi man lang tumango. Bakit napaka-snobbish? Kapag pinag-aralan mo yung taong pa lang yun, may inferiority complex. Napakalaki nung insecurity. Kaya pala, lagi siyang nakayuko. Kaya pala, hindi siya namamansin. At kapag nakita mo yun, nauunawa mo, kaya pala siya ganun. Kasi napaka-insecure niyang tao. Minsan may kumari tayo, napaka-selosa. Bakit kaya selosa? Kapag tiningnan mo yung asawa, babaero pala. May pinanggagalingan pala yung pagseselos niya. Kasi mayroon siyang situation. Bakit mayroong mga bata, okay, sinusunog ang bahay? Yung appliances na 110 sinasaksak sa 220. Bakit ginagawa? Kasi walang atensyon mula sa magulang. At paano nila nakukuha yung atensyon? Kapag sinisindihan nila yung metro ng kuryente, yung ibang mga kabataan, bakit naglalaslas? Kasi walang panahon sa akin magulang ko. Kapag naglaslas ako, doon lang ako inaasikaso. Dinadala sa ospital, binabantayan, inaalagaan. Ano po nakikita natin? We need to look behind the external. We need to look deeply into their situation. Then and only then can we understand them. And then doon nahahaba yung ating patience para sa bawat isa. When we look deep into people, we will discover na wala naman talagang kontrabida. Tatanungin ko kayo, may kontrabida ba sa buhay nyo? Meron. Pero kapag tinignan mo ng malalim ang sitwasyon ng taong yon, you are going to realize wala naman talagang kontrabida. In fact, everybody is a victim. Yung mga taong nakakainis, okay? Yung mga criminals, even the criminals, the delinquents, may pinanggagalingan kung bakit sila nagkaganon. Some of them, they are abused, maltreated. Walang justice sa kanila kung kaya't nagiging criminal sila. Natatanda ko, last Friday, meron po kaming sipag, second batch ng sipag sa Tanay. No offense man, mga kapatid, pero minsan kapag pinag-uusapan natin yung mga drug addicts, sa ating society ngayon, iba yung tingin natin sa kanila eh. We look at them as somebody who is lower, na parang hindi tao, na parang criminal, ang baba ng tingin natin, na parang hindi gagawa ng tama, na parang they need to be eliminated, they deserve to be taken out of this society, they deserve to be punished sa prison.
Pero alam nyo, during our CPAG sessions, so nanood sila ng video, tapos nagkaroon kami ng group discussion, naunawaan ko mga kapatid kung bakit yung ilan sa kanila nagkakaganon. You know what? Mayroong isang tao doon, sabi niya, Pastor, alam nyo kung bakit ako nalulong sa droga? Yung anak kong 7 years old, she was abused 7 times by this certain person. Sa sobrang galit niya, he turned towards drug addiction. Mayroon doon isang lola, bakit siya naging courier ng Shabu? 10 yung anak niya at hindi niya alam kung paano bubuhayin. Kapit sa patalim kung kaya't nagagawa niya yon. Kadalasan, napakabilis nating manghusga. Kadalasan, napakabilis nating mag-generalize without thinking, without pausing, bakit ba nagkakaganito itong mga taong ito? In fact, ang totoo, mas nakakainis ang isang tao, mas nakakaawa. Tama po ba yon? Mas nakakainis, mas nakakaawa. Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, mas nakakainis. Sige, panggigilan nyo. Mas nakakainis, mas nakakaawa. Sabihin mo sa kanya, kaya nga naawa ako sa iyo. Joke lang po. The truth is this. People need love, especially when they don't deserve it. Sino po ang dapat nating mahalin, mga kaibigan, madaling magmahal ng mga taong kamahal-mahal? Pero sino ang pinaka-deserving na dapat nating mahalin? Yung mga taong they do not deserve any of our love. We have to be nicer and kinder because every day, everybody has their own story of sadness and troubles. Always try to understand. Always extend patience. Minsan may nakakabangga kang babae, nahulog na yung cellphone mo, nahulog na yung laptop mo, hindi man lang nagsorry sa'yo. Nagalit ka na kagad. Hindi mo alam yung babaeng yun, broken-hearted pala. Nakipag-break pala yung boyfriend niya. O kaya naman, iniwanan ng asawa niya, sumama sa ibang babae. Bakit minsan may mga tao, napakasimpleng bagay lang, nakikipagpatayan sa kalye? For example, magkano na po ang pamasahe ngayon? Pero bakit minsan may mga driver, piso lang talaga nakikipag-away? Bakit minsan may mga kotse, nagkasalubong lang sa parking, nagbabarilan? You do not know their situation. Probably punong-puno sila ng problema. Nag-uumapaw na yung problema, kaya't minor issues lang, sumasabog na sila. Kaya mga kapatid, what I am telling you is this, okay? Those people that annoy us, those people that irritate us, we need to look deeper into their situation, then we will understand and we will become more patient with them. Ano pong sabi? In Romans 15:7, basahin natin, go. Accept each other just as Christ has accepted you so that God will be given glory. Patience means being able to accept people. Are you accepting towards other people? Natatanggap mo ba yung mga tao kahit hindi sila nakakaabot sa iyong pamantayan? Tatanungin ko po kayo, yung mga anak nyo ba, natatanggap nyo sila sa kabila ng pagiging sila? Minsan tayo mga magulang, namimili tayo kung sino yung i-accept natin. Kapag reunion, ang karay-karay natin yung mga anak nating performers, yung mga top one, yung mga best in ganito. Pero yung anak nating repeater, anak, diyan ka nalang maiwan sa bahay, walang bantay sa bahay. We do not accept people for who they are. But if you are patient with other people, you will accept them. Ang isang taong mayroong patience, okay, hindi po siya quick to criticize, hindi po siya quick to judge. Instead, he or she is accepting towards other people. Mga kapatid, we cannot afford not to be kind. Because every day, yung mga taong nakakasalubong natin, yung mga taong katabi natin sa jeep, and even yung mga katabi nyo ngayon dito sa worship hall, may mga kanya-kanyang istorya ng kabiguan. May mga kanya-kanyang istorya ng sakit, pinagdaan ng masakit sa kanilang mga buhay. Kaya we need to be patient, we need to be understanding sa kanila sapagkat hindi natin nauunawaan ang kanilang pinagdadaanan. Kaya kalapitin mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, nauunawaan na kita. Ayan. Kung bakit ka natutulog, kasi malamig ang panahon, tsaka puyat ka kahapon. Ayan. Be accepting, be understanding. How else can we become kind? By doing good to your enemies. Ito na ang tanong. Honestly, sino sa inyo dito yung mayroong enemy? Hindi ko na po pinagtaas ng kamay. Kaya baka mamaya, nandito po ba sa worship hall yung enemy nyo? Yes daw. Hey, look! Si Saul, si Jonathan, si Mephibosheth, kaaway sila ni David. Kaaway sila. But still, David showed them
kindness. He did them good. Ano pong sabi? Luke 6, 33, 35 to 36. Basahin natin sabay-sabay. Ready, go? Do good to them, then your reward will be great. Be merciful, just as your Father is. If you want to be like God, you need to be merciful. Sabi mo sa katabi mo, be merciful. At ano pong sabi ni Lord dito? Look ha, sa mga enemies natin, you need to do them good. Gawa mo ng mabuti. And sabi dyan, love your enemies. Kasi kapag ginawa mo yan, yan po yung palatandaan that you are becoming merciful and you are slowly becoming Christ-like. Mas nakakahawig at nakakawangis natin ang ating Panginoon when we become merciful at pinapakita natin yon when we love our enemies and when we do them good. Okay? At ito po'y kabaligtaran ng tinuturo ng ating society ngayon. Kasi ang tinuturo ngayon ng ating society, kapag ginawan ka ng mali, gawa mo rin ng mali. Kapag ichinismis ka, ichismis mo din. Okay? Diba? Kapag may inagaw sa'yo, agawin mo din. If somebody tries to destroy you, revenge, take revenge, destroy them. Okay? Anything that they do against you, ibabalik mo sa kanila. Pero iba ang tinuturo ng ating Panginoon. Instead of reacting negatively, you need to respond by being merciful, by loving your enemies and doing them good. Kaya, how can we apply this? Tomorrow morning, as you go back to the office, at naalala mo yung isa mong kaopisina, napaka-irritating, napaka-criticizing, the moment he criticizes you once more, why don't you, bakit hindi mo siya balikan ng compliment? Bakit hindi mo purihin yung kanyang suot? Bakit hindi mo purihin yung kanyang pagpasok na maaga? Mabibigla siya. Bakit? Kasi hindi ganon ang kalakaran ng mundo. Pagpasok mo bukas sa school, yung kaklase mo na binubuli ka for being a Christian, why don't you build them up? Why don't you encourage him? Why don't you share what you have with him? They do not know how to respond because ang alam lang nila, gumante ng mali sa ginagawang mali. Pero yung kamalian nila, pag ginawa mo ng kabutihan, they do not know how to respond because they do not grow dun sa ganong kapamaraanan. And anong makikita nila sa'yo? Makikita nila ang Panginoong Jesucristo. They will see God's mercy, Jesus Christ, from your life. Why do we need to do good towards our enemies? Because the best way to eliminate an enemy is to turn him into a friend. Kaya anong dapat mong gawin sa yung enemy? Sabihin nga natin sabay-sabay, kill them. Ayaw niyong sabihin ha. Ulitin ko, sabihin natin, anong gagawin natin sa mga enemies natin? Kill them with kindness. Ayan. Okay? Hindi naman yung literal na papatayan na, pero ibig sabihin talagang bubugbugin mo ng kabutihan to the point na magtataka sila, bakit ganito itong taong ito? Ano bang nakain itong taong ito? At magtataka sila, they will take notice, ah, Christian pala siya. Ah, mayroon pala siyang relationship with Jesus Christ. And that scenario, yun yung gagamitin ni Lord to bring change towards our enemies. Naunawaan po natin? So again, what's the first letter? K stands for? Kindness. So again, ano pong title ng ating message? Be full of mercy. Now, what's the second letter? C. Hulaan po ninyo, ano yung C? Care? Narinig ko na po yung tamang sagot. It is compassion. Now, meron po tayong isang very familiar story na babalikan po natin. It talks a lot about compassion. Okay? Meron po kasing isang batang-batang lawyer na lumapit sa ating Panginoong Jesus. At ang question niya kay Jesus is, Lord, who is my neighbor? At ang sagot ng ating Panginoon, basahin natin, in Luke 10, 30 to 31, ready, go. Jesus replied and said, a man was going down from Jerusalem to Jericho and fell among robbers, and they stripped him and beat him and went away, leaving him half dead. And by chance, a priest was going down on that road, and when he saw him, he passed by on the other side. First character, yung taong ninakawan. At ano po yung sitwasyon ng taong yon? He was almost half dead. Duguan, malapit ng mamatay. At sino po yung unang dumaan? A priest. Sino po yung priest? Yung mga priest, they came from the tribe of Levi. Sila po yung mga taong templo. Sa panahon natin ngayon, sila yung mga taong lagi mong makikita sa loob ng church. And because sila yung mga servants si Lord, you would expect na itong taong ito gagawa ng kabutihan. Pero anong ginawa ng priest? He passed by on the other side. Imbis na daanan, tulungan yung taong nag-aagaw buhay, naglakad siya sa kabilang panig ng kalye. At ito pong ginawa ng priest na ito, it is the opposite of compassion. Why? Because
Sabi po dyan, when he passed by on the other side, it shows that he looks at people as a hassle, as a burden. Ganun rin po ba tayo? Na kapag may taong nangangailangan, ayaw nating tumulong because, itong taong to, burden ito, pabigat lang ito sa akin, hassle ito, abala lamang ito sa akin. And sometimes, we want to say, I don't want to get involved, I don't want to waste my time. Whenever we pass by on the other side of the road, instead of showing compassion, we are just like this priest, that we look at people as a hassle, as a burden, and we don't want to get involved because we do not want to waste our time towards them. Now, the other person na dumaan, isa po siyang what? Levite. He is a religious person. And being a religious person, dapat inaakala natin na tama o tutulong siya dun sa nag-aagaw buhay. But the same thing, he also passed by on the other side. However, there's a third character to the story. Sino po siya? Yung Samaritan. And who is a Samaritan? Ang Samaritan ay isang mestisong Hudyo. Ibig sabihin, hindi siya purong Hudyo. Nahaluan siya ng ibang lahi. And if you are a Samaritan, magkagalit ang lahi nyo ng mga purong Hudyo at ng mga Samaritans. The Jews, they look down on the Samaritans. They discriminate them for being not pure. Okay? At kung mayroong isang tao na mayroong reason para wag tumulong, walang iba kung hindi itong Samaritanong ito sapagkat magkaaway na lahi. Yung taong almost dead is a Jew samantalang siya ay Samaritano. Pero ano pong pinakita doon? Sabi dyan, he felt what? Compassion. Nakaramdam po siya ng awa. At yung compassion niya, it led him to making a very radical choice, a very radical thing to do. Ang sabi po doon, binalutan niya yung sugat ng kanyang nung taong yun, binuhusan niya ng langis, isinakay niya sa kanyang kabayo or sa kanyang donkey, dinala niya sa isang bahay kung saan inalagaan niya at sabi niya, dun sa may-ari ng bahay, aalis ako, babalik ako, pagbalik ko, babayaran ko kung magkano man ang kailangan. I will repay you. Just make sure na itong taong ito ay gagaling. Naunawaan po natin? That is the meaning of compassion. At ang tanong ni Jesus dun sa young lawyer, sabi niya, which of these three do you think proved to be a neighbor to the man who fell into the robber's hands? And he said, the one who showed what? Mercy towards him. Then Jesus said to him, go and do the same. Sabi mo nga sa katabi mo, go and do the same. Maganda po ba yung story? Yes, but it is worthless unless you go and do the same. How can we apply this lesson into our lives? Okay? Paano natin i-apply itong, ano po yung life application nitong bagay na ito? Alam nyo, maganda yung sinabi ni Martin Luther King Jr. Sabi niya, I imagine that the first question the priest and Levite asked was this, if I stop to help this man, what will happen to me? Sino po ang iniisip niya? Yung kanyang sarili. Remember this, you cannot show kindness kung ang iniisip mo ay ang iyong sarili. You cannot show compassion sa mga nangangailangan if you are thinking only about yourself. What is it for me? Anong mangyayari sa akin? Maaabala ako, gagastos ako, hindi ako tutulong. If you only think about yourself, you will not be compassionate towards those who are needy. On the other hand, sabi ni Martin Luther King Jr., but by the very nature of his concern, the good Samaritan reversed the question. Binaligtad niya kanina tungkol sa akin, ngayon binaligtad niya. Anong tanong niya? If I do not stop to help this man, what will happen to him? Anong mangyayari sa kanya kung hindi ko siya tutulungan? And this is the secret to compassion, that we think about other people. Doon magsisimula yung ating compassion. Now, how can we show compassion? We need to help those who are hurting. Proverbs 3:27, basahin natin, ready, go? Do good to those who what? Need it. Okay? Anong sinasabi sa atin dyan? That mercy is practical assistance. And there are people around us who are hurting. Marami sa atin ay mayroong dinadalang mga sugat, suliranin, mabibigat na bagay. Minsan katabi mo pa nga eh. Minsan kapag kinumusta mo dito sa church, kumusta ka na, Brad? Ang tamis ng ngiti. Ay, praise the Lord, ang buti ni Lord. Pero hindi mo alam, nagdudugo pala ang puso. Hindi mo alam, malapit na palang makipaghiwalay sa kanyang asawa. Hindi mo alam, baon pala sa utang. Hindi mo alam, nalululong pala sa droga ang kanyang anak. Many people are hurting and we need to do good to those who need it. Kaya't ang sinasabi sa atin, take action. Do something. Sabi mo nga sa katabi mo, take action.
do something. Maganda yung sinasabi in 1 John 3:17 to 18. Basahin natin sabay-sabay, ready, go. If someone who is supposed to be a Christian has enough money to live on and sees a brother in need but won't help him, how can God's love be in him? Let's stop just saying we love people. Let's show it by our action. Tigilan daw natin yung kasasabi natin na mahal natin ang ating kapwa. Instead, ipakita natin sa pamamagitan ng ano? Ng ating mga gawa. At alam nyo mga kaibigan, madalas yung prayer, yan ang ginagamit nating excuse just not to help. Diba? May lalapit sa iyo, brad, kailangan ko ng ganito, nangangailangan ako. Sige kapatid, ipagpe-pray kita. Tama po ba? Madalas yung prayer, it is the best excuse na ginagamit natin mga Christians in order for us to excuse ourselves from helping those who are in need. But listen to this. There are rare instances that something is better than prayer. There are things na better than prayer. What are those rare things? Okay? May mga bagay na mas mabisa sa panalangin kapag ikaw yung tugon sa panalangin. Uulitin ko. May mga bagay na mas epektibo, mas tamang gawin kaysa manalangin kung ikaw yung tugon sa panalangin. Minsan may lalapit sa iyong tao nang hihingi ng tulong, sasabihin mo ipagpe-pray mo. Bakit mo ipagpe-pray kung ikaw mismo yung tugon ng Diyos para dun sa taong yun? Hindi mo alam bago lumapit sa iyo, nag-pray yung taong yun, Lord, would you please lead me to a person who can help me? Kaya nga dumating sa iyo yun eh, kasi ikaw ang tugon sa kanyang panalangin. But what do? You offer an excuse. Brad, ipagpe-pray kita. Do not pray if you are the answer to the prayer. Now, tanong, yung Samaritano ba, is he a busy man? Is he a busy person? Do you think busy itong Samaritano na ito? Yes. Sabi po nila, this Samaritan is probably a merchant. Kaya po siya naglalakbay kasi businessman siya. Ipinapakita yon nung iniwanan niya yung tao dun sa inn. Sabi niya, babalikan kita. Ibig sabihin, may gagawin pa kasi akong mahalaga. Pero despite being busy, anong ginawa ng Samaritan? He took time. He stopped whatever business na meron siya just to be able to help. So how can we show compassion? By stopping to prioritize people, especially those who are in need. And the unfortunate thing is this, many of us, many of our lives, we are being ruled by the urgent. Sino po dito honestly busy? Taas ang kamay. Busy. Alam nyo, minsan sa pagiging busy natin, hindi na tayo humihinto para makatulong sa ating kapwa. Yung lola mo may sakit, hindi mo madalaw-dalaw. Sa ospital, bakit? Wala kasi magbabantay sa tindahan, eh. Wala akong mapag-iwanan. Yung kaibigan mo malapit na magpakamatay because of depression, hindi mo madalaw-dalaw, hindi mo ma-comfort. Why? Kasi, pastor, lagi akong overtime sa trabaho eh. Yung anak mo, kailangan ng assignment, kailangan ng project, hindi mo matulungan. Bakit? Anak, malilate na ako sa trabaho. Kay mami na lang. Diba? Because of our urgency, because of our business, we cannot stop just to show compassion and to help those people who are in need. Okay? Ang ating pong buhay hindi dapat ma-hostage ng urgent. Ang dapat mag-hostage sa ating mga buhay, yung mga bagay na tunay na mahalaga. And what are those important things? Those things that are important 10, 20, 50 years from now, those are the things that are important. At hindi yan dapat sinasacrifice for the sake of the urgent. What are those things? Relationship with other people. Kaya mahalaga that you stop whatever you are doing just to prioritize people. Di ba minsan, busy tayo, pagod na pagod tayo, overtime tayo, tapos pag-uwi natin sa bahay, gusto na lamang natin matulog. Tapos maaalala mo yung kadigroup ko nga pala nasa ospital. And then, you are beginning to make excuses. Siguro maunawaan naman niya, kasi busy talaga ako eh. Pero anong gagawin mo? Kahit pagod ka, pupunta ka sa hospital. At kahit pagod ka, mag-o-offer ka ng encouragement, ng help. Pag-uwi mo, ano mararamdaman mo? Ano mararamdaman mo kapag ginawa mo yon? You feel good. Do you feel good? Yes. Why? Because God designed us that way. That whenever we do good, whenever we show compassion, we stop whatever we are doing just to do good to other people, we feel good about ourselves. Kasi yun yung disenyo ni Lord eh. Pero ikaw, kahit na valid yung excuse mo at hindi ka nakadalaw, paglipas ng araw, ano mararamdaman mo? Guilty ka pa rin kasi hindi ka nakadalaw kahit pa nga valid yung excuse mo. Mga kapatid, stop the rule of the urgent in your lives.
you need to stop and make time for those which is important. Alam po ninyo, yung kadigrup po namin, yung anak niya nasa hospital. Isang bagay that I really feel guilty, ilang beses nang dumalaw, yung D-group. Pero hindi ako makadalaw-dalaw. Because from last May na naging official pastor ako ng CCF, sunod-sunod po yung ginagawa po namin. And I feel guilty na yung D-group, ilang beses nang dumadalaw, pero ako, lagi lang akong through text, nangungumusta, through PM. Pero one Sunday, nung nagsalita ako sa CCF Lower Antipolo, 2 services only, pagkatapos nung hapon, mayroon akong free time para gawin yung gusto kong gawin. Mayroong isang magpapakasal na kaibigan namin, in-invite kami. Pero we turned it down. Sabi namin, instead of going sa isang celebration, we would rather go and visit yung pong kadigrup namin, yung anak niya na nasa hospital. At alam niyo mga kapatid, hindi mo matatawaran yung sarap ng pakiramdam that you were able to be there, to visit, to show encouragement, to prioritize those people who are in need. Again, what's the title of our message? Be full of mercy. Ano po yung mga letters na pinag-usapan na natin? Kindness. K, kindness. C stands for compassion. Ito pong F, ito po yung pinakamahalaga at pinaka-challenging sa lahat. F stands for what? Forgiveness. Ang galing po ninyo. F stands for forgiveness. Now, mahirap po bang magpatawad? Sino nagsasabing mahirap? Mahirap magpatawad. And to tell you the truth, hirap po talaga ako pagdating dito sa bagay na ito. Pero ano po ba yung sinasabi ng ating Panginoong Jesus pagdating sa ganitong bagay? Okay? Balikan po natin yung isang parable na ikinuwento ng ating Panginoon. Mabilis lamang po ito. Sabi niya in Matthew 18, "For this reason, the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle account with his slaves. When he had begun to settle them, one who owed him 10,000 talents was brought to him." Now, this is a parable. A parable is not a true story, but it is a spiritual truth. Meaning, kahit hindi siya totoong nangyari, pero makaka-relate tayong lahat sapagkat nakikita natin itong nangyayari sa ating totoong buhay. Ang sabi doon sa istorya, mayroong isang king na gusto niyang isettle yung account sa mga slaves niya na mayroong napakalaking utang sa kanya. Now, when you think about slaves, hindi po ito yung mga taong mahihirap at nakagapos ang kamay. During Jesus' time, yung mga slaves, they can be educated people. They can be managers, okay, accountants, okay, businessmen. Ganun yung mga slaves. At mayroong isang slave, ang utang niya daw ay magkano? 10,000 talents. Sabi ng isang research, 1 talent is equals to $1.25 million. So you do the math. Malaki po ba yung pagkakautang? Yes, napakalaki. Ibig sabihin, marahil na-dispalko niya yung pera ng kanyang amo. Marahil pinagkatiwala sa kanya yung isang branch ng Jollibee. Pamahalaan mo yan, anong ginawa niya? Imbis na intrega niya yung kita, ginastos niya, na-dispalko niya. So anong naging consequence ng kanyang ginawa? Sabi sa verse 25, "But since he did not have the means to repay," wala siyang kakayahang magbayad, "his Lord commanded him to be sold along with his wife and children." Ibebenta siya kasama ng kanyang asawa at ng kanyang mga anak. What can we see from here? Na kapag may mali tayong ginawa sa ating mga sarili, may collateral damage. Nagsasuffer maging yung ating family. At anong ginawa nitong slave na ito? The slave fell to the ground and prostrated. Nagpatira pa. Nagmakaawa. Sabi niya, "Have patience with me and I will repay you everything." Bigyan mo pa ako ng pagkakataon, babayaran ko lahat ng pagkakautang ko sa iyo. Ano po yung naging response ng kanyang Lord, ng kanyang Master? "And the Lord of that slave felt what? Felt compassion and released him and forgave him the debt." Look at this. Malaki yung kanyang pagkakautang, pero anong naramdaman ng Master? Nakaramdam ng compassion, ng awa. Pinakawalan siya at pinatawad. Ibig sabihin, pinawalang bisa na lahat ng kanyang pagkakautang. Wala ka ng utang. Kung kayo po'y nasa kalagayan, matutuwa po ba kayo? Hello, matutuwa po ba kayo? Yun lang may utang kang 5,000, hindi ka na makatulog eh. How much more this? Pinatawad ka na, wala ka ng pagkakautang. Pero ito nangyari. Nung paglabas ng slave, as he went out, nakasalubong niya yung kapwa niya slave na mayroong utang sa kanya magkano? 100 denari. Maliit na halaga kumpara dun sa utang niya sa kanyang master. Anong ginawa niya? He sees him and he began to choke him. Sinakal niya. At ano sabi niya? Bayaran mo yung utang. Pay back what you owe. Anong sabi ng kapwa niya slave? So his fellow slave fell to the ground and began to plead with him saying, "Have patience with me and I will repay you."
Didn't you notice kung ano yung ginawa niya sa harap ng kanyang master, ganun din yung ginawa nung kapwa niya slave na mayroong pagkakautang sa kanya. Pero pareho po ba siya ng response katulad ng master? Magkaiba. Why? Because in verse 30, sabi diyan, he was unwilling and went and threw him in prison until he should pay back what was owed. Imbis na maawa, imbis na magpakita ng grace, ng kindness, ng forgiveness, kagaya ng ipinakita sa kanya, ang ginawa niya, ipinakulong niya yung kanyang kapwa slave. Okay? So when his fellow slaves saw what had happened, they were deeply grieved and came and reported to their lord all that had happened. Then summoning him, his lord said to him, "You wicked slave." Nagsumbong yung mga kapwa slave, "Lord, ganito yung ginawa nitong slave na pinatawad mo." Imbis na patawarin yung kapwa niya, may utang sa kanya, ipinakulong niya. Kaya anong ginawa nung lord? Ipinatawag itong slave na ito. Sabi sa kanya, "You wicked slave, I forgave you. Pinatawad kita sa lahat ng iyong mga pagkakautang because you pleaded with me. Should you not also have had mercy on your fellow slave in the same way that I had mercy on you?" Ano pong makikita natin ditong magandang bagay? Na tayo ay dapat magpatawad sa kapamaraanan na tayo ay pinatawad din. And his Lord moved with anger. Galit na galit. Kanina, he was moved with patience dahil nagmakaawa yung slave. But this time, he was moved with anger and he handed him over to the torturers until he should repay all that was owed him. My heavenly Father will also do the same to you if each of you does not forgive his brother from your heart. Now, let's go to dun sa itinuturo sa atin nitong forgiveness na ating pinag-aaralan. Ang conclusion nito is this: we receive God's mercy and therefore we should also dispense God's mercy. Pinatawad tayo ng Diyos, kaya marapat din tayong magpatawad. We need to be merciful. And how can we show that? By being forgiving. So what's the life application? Okay? Number one, for those who have been hurt. Sino po dito yung nasaktan na ng kapwa niya tao? Nagtiwala ka, sinaktan ka, you were betrayed, you were offended, you were gravely hurt by other person. Lahat po tayo. What should we do? Ang turo po sa atin ng ating Panginoong Jesus, pray for them. Why? Because this is what Jesus did. Di ba nung nakapako siya sa krus? Anong sinabi niya doon? Nanalangin siya sa Ama. Sabi niya, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." And second, this is one thing that Jesus taught. Look, Matthew 5, 43 to 44. "You have heard that it was said, 'Love your neighbor and hate your enemy.' But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you." Okay? So pray for them. The first thing that you need to do kung gusto mong magpatawad, you need to pray for that person who hurt you. And this is very jaw-dropping. Sapagkat nung unang panahon, hindi sila sanay magpatawad. Ang alam lang nila ay maghigante. And here comes Jesus, ang sinasabi niya, "Love your enemies and pray for those who persecute you." Kayo po ba kaya niyong ipanalangin yung inyong mga kaaway? "Yes, Pastor, kaya kong ipanalangin. Ipapanalangin kong magkasakit, ipapanalangin kong mamatay, ipapanalangin kong mapunta sa impyerno." Marami sa atin ganyan. Pero ang sinasabi sa atin ni Lord, pray for them. Okay? Is this very easy to absorb? Totoo po ito. This is easy to absorb. Love your enemies. Pray for them. It is easy to absorb habang wala kang kaaway. But the moment when that person comes on you hard, ginawang ka ng masama, he abused, molested your daughter or your sister, ginawang ka ng kwento, minalain ka, nasira ang pagkatao mo, inagaw ang asawa mo, madali ito i-absorb until somebody came at gagawang ka ng masama. And all of a sudden, loving your enemy and praying for them becomes very hard to do. Yan po yung katotohanan. When somebody comes right at you, at sasaktan ka nila at gagawang ka nila na masama, nagiging mahirap na yung magmahal sa kaaway at manalangin para sa kanila. But listen to this. Bakit tayo kailangan manalangin? Because a right attitude precedes a right action. Okay? Kapag ikaw puno ng bitterness, you cannot do anything na tama laban sa iyong kaaway. But if you pray, unti-unting mawawala yung galit sa puso mo. Whenever you pray, unti-unting naliliwanagan yung pag-iisip mo. And when you pray, pwedeng hindi sila magbago or pwede silang magbago, but one thing for sure, your prayer will always change you. Naunawaan po natin? So what's the first step para makapagpatawad tayo ng ating kaaway? We need to pray for them. Amen po ba?
Sabi mo sa katabi mo, I'm praying for you. Okay, number two, and last na po ito. Bear with me. Number two, the most important thing, we need to forgive as we have been forgiven. Sino po dito ang pinatawad na ng ating Panginoon taasang? If you are forgiven by God, you also need to forgive other people. Tingnan po ninyo, napakaganda po nitong verse na ito. Colossians 3:13, basahin natin, go. Be gentle and ready to forgive. Never hold grudges. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. Okay? Ito po ang mahirap dito. Kapag ikaw ang tatanggap ng kapatawaran, it feels so right. Pero kapag ikaw na yung magpapatawad, it feels so wrong. Ang gusto mo, kapag ikaw yung ginawa ng mali, ayaw mo magpatawad. Instead, you want justice. You want revenge. You want to exact revenge. But I don't know about you. I can only speak about myself. You know what? I was forgiven by God for so many times in my life. Ang dami kong ginawang mali, palpak, kasalanan, laban sa Diyos at laban sa kapwa. Ang dami kong beses nagsinungaling, ang daming beses kong nagsalita laban sa aking kapwa habang sila'y nakatalikod. I judged them. I cheated on my wife. I'm not a good father. I struggle with pride. I struggle with lust. I have so many, many sins done all throughout my life. And to tell you this, even today as I am a pastor, I continually fail God sa aking buhay. But nevertheless, Jesus always forgives me. Kung ako nakakatanggap ng pagpapatawad, bakit hindi ako willing magpatawad sa aking kapwa? Alam nyo, aside from this verse, there are two songs that I use to remind myself whenever I want to realize how much God forgave me. Yung unang kanta, All for Love. Sino po nakakaalam ng kantang ito? Anong sabi ng kanta? Oh, how many times have I broken your heart till you forgive? If only I ask. Mga kapatid, how many times have you broken the heart of God? And how many times have God forgiven you sa kabila ng ginagawa natin? What's your reason? Bakit hindi mo kaya magpatawad? From the inside out, anong sabi dyan? 1,000 times I've failed till your mercy remains. Should I stumble again till I'm caught in your face? Is God gracious? Is God gracious? Is God forgiving? Now probably, some of you here today, ginawang kayo ng mali ng taong pinagkatiwalaan niyo. Marahil meron ditong asawang babae na sa kabila ng pagmamahal mo sa iyong asawa, na sa kabila ng pagtitiwala mo, he betrayed you. Nakipagrelasyon siya sa iba. At sasabihin mo sa akin, Pastor, I have all the ground to file for separation. Bakit? I don't deserve this. I loved him. I trusted him. Pero ano yung ginanti niya sa akin? Listen, I understand you are correct. You have a ground to file for separation. But let me remind you, there is another ground that you fail to consider. You also have a ground to forgive that person. And who knows, na kapag nagpatawad ka, kaysa makipaghiwalay ka, God will save your marriage. Meron sa atin dito, ginawan tayo ng mali ng ating kapwa sa kabila ng pagtulong natin sa kanila. And you cannot forgive. And what you say, I have a ground na magalit. Yes, you have a ground. But you also have a ground to forgive. As I end, napakaganda ng kwento ni Pastor Ricky Sartu. Sabi doon, sabi niya, mayroon tayong isang kapatiran sa CCF Center. Yung kapatid niya was murdered, pinatay. At ano po nangyari doon sa pumatay na kulong? Anong ginawa nitong kapatiran natin ito? Dumalaw sa kulungan. Hindi lamang dumalaw, paulit-ulit siyang bumalik sa kulungan to share the gospel. And time comes, itong prisoner na ito, itong pumatay sa kanyang kapatid, sinuko ang kanyang buhay sa Panginoon. Naging Christian. Okay? And that's the time na sinabi ng taong ito. Sabi niya, Brad, alam mo ba, yung taong pinatay mo, kapatid ko, you know what? Grabe yung iyak ng taong ito. Sabi niya, how can you show kindness towards me? How can you be so forgiving samantalang ako ang pumatay sa kapatid mo? Pero alam niyo nangyari doon sa prisoner na yon? He became a Christian. He shared the gospel sa mga kapwa niya prisoner. At ang daming tumanggap at nagsuko ng kanilang buhay sa Panginoon because of that person.
Pero paano nangyari yung beautiful story nito? Because someone chose to forgive. Are you willing to forgive? Let's all stand up.